Sarah. The budget, proposed budget for next year of the OBP went through the Senate with least resistance because almost all endorsed the OBP's budget. And yesterday, it was practically the House got bullied into the, and they had to reset the hearing on the OBP. What's your take on that, sir? Hanggat maaari, ayokong pangimasukan ng proseso ng Kamara. But my take on it, dahil pinanood ko kahapon, tila hindi sang-ayon at sanay si Vice President Duterte na tinatanong siya at hindi siya sinasang-ayunan. Sa kabila naman, pinakita ng Kamara yung haba din naman ng kanilang pasensya. Maliwanag sa napanood ko kahapon na tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso kahapon. Sana magbago yon sa susunod na pagdinig. But it gives us the impression that the Senate is friendlier to the Vice President. Why is it so? Or the opposite is true. Even the Vice President is friendlier to the Senate as well. I'm not here to judge, again, between the House and the Senate. Neither will I compare. May kanya-kanya kaming trabaho, may kanya-kanya kaming estilo, may kanya-kanya kaming papel na dapat gampanan kaugnay sa budget. You were a former congressman yourself. How would you handle that kind of resource person? Wag na, ma'am. Ayokong panghimasukan yun sa camera. Interchamber courtesy dictates okay. That I do not intervene, interfere, suggest, nor to tell them what to do or what not to do. Alam na po nila yun. Let's just go back to Mayor Buguo because that is the Senate is preoccupied in the conduct of the and how many hearings na yata yung kay Mayor Guo on the Pogo? How soon are you going to terminate that hearing? How can we terminate it when Mayor Guo hasn't been found? Ah, nga pala, may nagsign ka ng arrest order. Hindi pa po namin siya natatagpuan, hindi pa siya sumasagot, so hindi pa terminated po yon. Kapag ka in-archive o pansamantalang tinigil ni Senator Risa yung pagdinig niya doon sa Committee on Women at natagpuan siya, kailangan mag-issue ng Senate ng tinatawag nating alias warrant of arrest. Pero hanggang ngayon, valid pa rin yung warrant of arrest dahil patuloy pa rin active yung committee hearing kaugnay sa kanya. And from your end as Senate Chief, how do you think will this Senate hearing contribute to enhancement of the law? Marami. Halimbawa na lamang, yung ating issuance of passport at birth certificate, ba't may nakakalusot na ganun? Pangalawa, kaugnay ng pag-alis ng bansa. Sa mahabang panahon, sinasabi ko na ito. Mula nung inimbento ang mga paliparan ng airport sa Pilipinas, wala naman po tayong general aviation. Kapag ka ikaw ay mayaman at may sariling eroplano, pag take off mo, bababa ka ng kotse mo, sasakay ka sa eroplano mo sa loob ng hangar mo at lilipad ka patungo sa ibang bansa. Pag landing mo, magla-landing ka sa paliparan ng Pilipinas at dediretso magta-taxi ka sa hangar mo, doon ka bababa at dediretso ka na sa kotse mo. Wala namang customs, wala namang immigration, wala namang inspeksyon, wala namang x-ray. At mula't-mula, ganun po yun ha. Ilang beses ko na at baka ilang ulit ko nang sinabi yan sa budget hearings ng DOTR. Gagawan. Ngayong tinake over o itetake over na ng San Miguel ang palipara natin ng NAIA, natanong ko yan sa San Miguel, may plano ba sila at kaugnay ng general aviation na lahat ng sumasakay sa pribadong eroplano pag landing at pag take off, dadaan sa proseso? Ang sagot ay oo. At ang balak daw nila ay yung pinakaunang airport. Panahon mo yun, ma'am. Nung, di ba, nung, yung unang-unang careful airport. Careful ka, ako nagtatanong. Yung unang, panahon natin yan, ma'am. Okay. That's better. Yung unang-unang airport, na alam mo yung... The domestic. Yung domestic. Yeah, right now. Yun ang gagawing o plano nilang gawing gen up. Okay. So, ang mangyayari, paparada yung private plane ni Mayaman, dadaan sa customs, inspection, security check, immigration, sasakay ng aeroplano. Pag landing, bababa siya, dadaan muli sa terminal na yun, i-inspeksyonin yung aeroplano bago iparada sa hangar.
Kasi sa ngayon po, being taken to the private hangar. Yes, napakalaking loophole talaga ng general aviation sa ating bansa. Ngayon, ang pinag-uusapan pa lang natin, ma'am, ay NAIA. Mm-hmm. Hindi pa natin pinag-uusapan ang ibang international airport. Yes. Halimbawa po, walang kinalaman sa nangyayaring issue. Yeah. Si Pastor Kibuloy, ang kanyang hangar, may yes. sariling driveway papunta sa airport. Yeah. at least... you mean Davao Airport? Davao Airport. International airport po yun. So, paano pa yung Cebu Airport, yung iba't ibang airport natin? Yes. Kung ano yung gagawin natin sa NAIA, yeah. dapat gawin din yan sa iba't ibang international airport natin. Para matiyak na walang papasok dito na kontrabando o illegal at wala ring makakalabas na wanted o may warrant of arrest. Do you need a law for that? Actually, no. Why? How? Gawin lamang po nila. Wala naman po kaming batas na pinasa para magka-tower sa airport eh. Okay. Bakit may tumubong tower? Okay. Kasi kailangan po. Yes. Ganun din po ito. And you are talking about airport when the Guo's siblings went by boat. And she described it as a boat when it's apparently a speedboat. Yun po ang sabi nila. Pero bakit yung mga kuhang lumabas sa kanila at bakit sila nahuli ng Bureau of Immigration sa paliparan? Because they arrived at the Kuala Lumpur port. So maganda nga pong malaman paano at ano talaga ang sinakyan niya. Dahil base sa hearing kahapon, parang voluntary nagpakidnap yung kapatid ni Mayor Go. Sumama na lang kahit kanino patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Yes. Yun ang lumalabas kahapon. Yes. And medyo nakakainis lang dahil obviously she's lying and yet Bato, just Senator Bato says, "Oh, you're lying. Eh anong ginagawa? May perjury nga, di ba? May mga ganun ba? Ano? May mga remedy po ang miyembro ng Senado at ang Senado. Hayaan natin na isulong nila yon. So, hindi, there's no need for batas for that, of course. Wala po. Mag-exist yun naman tayo. Anyway, sir, my last question before I open it to the floor. How is Senate Cheese right now taking the limelight, additional limelight as the better half, I mean the husband of popular, international celebrity heart to evaluate? Wala naman pong additional limelight. Kaugnay ng buhay at trabaho ng asawa ko, nasa likod lang palagi ako. Sabi mo nga, tigakuha lang ako ng picture, hindi naman ako may eksena ron. Minsan lang, pag-alalay, pag-escort, pero maliban doon, hindi naman. Siya pa nga'y nahila sa trabaho at mundo ko dahil bilang tagapangulo ng Senado, automatic siyang tumatayo na SSFI, Senate Spouses Foundation, chairman o president. So, marami siyang ginagawa ngayon, kaugnay sa foundation. Okay. So, the floor is now open for questions. Mayroon pang naiwan? Sa dami nun, may naiwan pa. Ako magpo-follow up ako dun sa ano. Yung last week, si Senator Risa had a privileged speech regarding in dissolution of marriage. Ano po ba ang feedback na mga kasamahan nyo doon? And is that a signal na baka may breakthrough na kayo? Actually, ako nag-request kay Senator Risa na mag-deliver ng privileged speech. Kaugnay sa mga pagbabago na bukas siyang tanggapin na hindi sang-ayon doon sa bill na nauna niya ng final o committee report na nauna niyang final para mapakinggan ng aming mga kasamahan at para on the record na ito na yung direksyon na tinatahak nito. Sang-ayon halos dun sa mga binanggit ko kanina, kung mapapansin mo, yung kanyang talumpating dineliver. So, oo, nagbubukas ng konti yon, pero hindi ako pwede magsalita para sa lahat kaugnay. Do you think it's a breakthrough? Hindi ko tatawaging breakthrough, pero hakbang papalapit sa pagpasa yung nangyari yun. Ano pang kailangan mangyari para bumilis at matuloy siya? Maunawaan ng ibang mga miyembro, unawain ng ibang miyembro at mas marami ang sumang-ayon dun sa version na bago kung sakasakali. Mm-hmm. At sa katulad ng ibang panukalang batas sa Kongreso, kampanya naman yan ng miyembro ang gustong mapasa yung batas, hindi ba? Isa-isayin mong kausapin, papapirmahin mo, gano'n naman ang proseso ng Senado. Okay. Question? Okay. Sa ko po si, si Soljen Guevara. Sabi nga po niya, tuloy ang budget hearing niyo mamaya. I-re-raise po ba ng mga kasamahan niyo sa Senado
yung pong binanggit nyo tungkol sa recognition po ng enforcement po noong Hague ruling, and at the same time, sir, gaano ka-importante po na mayroong recognition from the Supreme Court? Ano po yung implication kung wala nito, na nabanggit nyo nga na pwedeng hindi po sundin ng mga susunod na presidente kung wala po yung magiging aksyon ng OSG? Thank you po. Nasabi ko na ng personal ito kay Solicitor General Maynard Guevara. Marahil di na kailangan ulitin pa mamaya. Pangalawa, andito pa kasi ako kaya hindi pa ako makapunta doon. Pero pag maabutan ko, sabihin ko. Pangatlo, importante yun dahil yung Maritime Bill at yung Sea Lanes Bill ay hindi pa napapasa. So, hindi ba parang may mali na pinaglalaban natin to pero wala pa lang batas na klarong nagsasabing atin yan? Ang China, tiyako, yung kanilang 9 dash na policy at batas, meron silang batas na sinasabing kanila yan. Dapat lang, meron din tayo na sinasabing atin yan. Hindi naman natin yung pinamumuka sa kanila, pero dapat tayo lang din meron para sino man na maging Pangulo, gaya na nasabi ko, hindi na pwedeng baliktaran pa, talikuran itong polisiya at paninindigang ito. Tulad ng nakita natin sa nagdaang administrasyon na tila pabago-bago yung posisyon kaugnay nito. Okay, good morning, SP. About dun sa hearing yesterday with Attorney Elmer Galicia, SP, how do you view the legality of notarizing a counter-affidavit without personal appearance and without logging the transaction, also without the payment with ng counter-affidavit ni Mayor Alice Guo and Attorney Elmer Galicia po? Taliwas yun sa sinumpaang tungkulin ng isang notaryo dahil nakasulat sa kanyang jurat, "Before me personally appeared." Eh kung talagang hindi nag-appear, din nagsinungaling siya. Sa maraming kaso kaugnay ng mga notaryong hindi sumunod sa pinanumpaan tungkulin niyang yan, dinemanda sila at ang Korte Suprema ay tinanggal yung kanilang pagiging notaryo at yung iba'y dinisbar pa. So, inaasahan namin na may magsasampa ng kaso laban sa kanya kaugnay sa pagtanggal niya bilang notaryo at marahil para madisbar yung abogado kung may magrereklamo sa Korte Suprema. On the side ng Senate, what measures yung mga... Ako kaya ayoko na magnotaryo. Notaryo ko dati. Kaya lang mabigat yung responsibilidad kasi ng notaryo eh. At maraming makikiusap sa'yo na, "Uy, okay na yan. Kaibigan ko yan." Eh, ang hirap dahil tinataya mo yung pangalan mo kada pinipirmahan mo at sineselyohan mo. Kaya tinigil ko yung pagiging notaryo makalipas lamang isa o dalawang taon matapos ako maging abogado. Takot ako dun eh. So... ito dapat galangin at respetuhin ng mga notaryo at hindi lamang pinagkakakitaan kasi ito. May responsibilidad. Nakaakibat ito. Sorry, your question. Sa side ng Senate, ano yung particular measure na maaari nating gawin since sensitive yung issue ni Mayor Alice Guo para maiwasan yung mga ganitong instances? Kompleto na yung batas kaugnay ng notarial law. May batas yan eh. Kailangan lamang ipatupad at sundin. Pero para may ipatupad at masunod yan, kailangan may magreklamo. Hindi ko lang alam kung may ilang kaming kasamaan na isusulong ito at magre-reklamo sa korte. Last na po on my yes, part. Sa mga ganitong instances na si Attorney Elmer ay hindi nagbayad, walang personal appearance, ano yung pinapakita nito sa legal process sa Pilipinas? Bawal yun at illegal yun. Again, lahat ng jurat o approval o selyo ng notaryo nakalagay doon, "Before me, personally appeared." Personally appeared before me, kung ano mang variation nun. Klarong pagsisinungaling yun pag hindi sila personally na nag-appear. At taliwas yun sa sinumpaan niyang tungkulin bilang notaryo. Gamitin ko pagkakataon nito para paalalahanan yung mga kapwa ko, abogado at notaryo, bagaman hindi ako notaryo. Seryosong responsibilidad ng pagiging notaryo. At siguro panahon ito at ang pagkakataon nito para ipaalala ito sa mga notaryo sa ating bansa na hindi ito pinaglalaroan at hindi ito magaang at simpleng bagay lamang. Dapat kada dokumento ni notaryohan ay sang-ayon sa kanilang pinanunumpaan. Nag-appear nga ba o hindi? Pirma nga ba niyan o hindi? Totoo nga bang voluntaryo to o hindi? Lahat yan pinanunumpaan ng notaryo. Ito yung maglalagay siya ng selyo sa anumang legal document. Thank you, SP. Good morning, Sir John Ardonez from Business. More being tackled in plenary.
how should the Congress and the country balance its pursuit of attracting more foreign investors with the need to develop local industries and reduce reliance on imports? Well, hindi naman porket foreign investor yan ay puro mga manufacturing goods na binibenta sa labas ang ginagawa nila. Yun, tax exempt. Pero pwede sila magbenta sa loob mismo ng Pilipinas. Pangalawa, nakasahad din sa Create More na bill pa lamang, na malaking bahagi nun ang pagpo-provide ng local employment. Natuto na kasi tayo, pumasok nga ang Pogo, pero karamihan noon ay puro Chinese ang empleyado at hindi naman Pilipino. So dito sa Create More, natuto kami doon, natuto tayo doon, na dapat specify talaga natin na hanggat maaari, karamihan ng empleyado ay Pilipino para makapagbigay ng trabaho mismo dito sa loob ng bansa. Ito na ika nga yung kapalit ng mga insentibang binibigay natin sa mga negosyanteng dayuhang papasok dito. Makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan dito mismo sa Pilipinas at hindi na kailangan mga ibang bansa pa. And sir, just to follow up, does the Senate have a target for the measure's approval? Hopefully by next week. Thank you, sir. It is actually already in the period of amendments. Hopefully we will be able to complete that today. Makisama lang ang panahon para next week ay maaprubahan na namin ito. Yes, ma'am. Good morning, Pinsi. Ano po sa tingin po ninyo yung impact po nito sa West Philippine Sea? Do you believe, sir, na ira-recognize po ba ng China ito pong Sea Lanes Act? I'm sure China will not agree. They have their own policy. They have their own law saying it is theirs. This is a law saying it is ours. Hindi yan rason para mag-away, magsiklaban digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagkakaroon ng ibang pananaw, kaugnay dito. I'll give you one more example. All over the world right now, there are currently 150 or more territorial disputes between countries. But none of them have led to war. The most prominent in Asia, for example, is the territorial dispute between North and South Korea. But it has not led to war for the past 60 years. Yung nangyayaring digmaan ngayon sa pagitan, halimbawa, ng Hamas at ng Israel, hindi yan territorial dispute. Ganti yan sa terorismo at pag-recover ng hostage yan. Ang Russia-Ukraine, hindi rin territorial dispute. Hindi inaangkin, hindi sinasabi ng Russia, uy, amin dapat yan. Hindi sinasabi ng Ukraine, uy, kayo dapat amin. Hindi. Talagang pinapasok lang ng Russia yan for security considerations. So, yung dalawang kasalukuyan digmaan, sa totoo lang, na nagaganap ngayon sa mundo, walang kinalaman sa territorial dispute. At hindi rin ito dapat mabilang doon. Ito'y territorial dispute sa pagitan ng China at ng Pilipinas na hindi dapat dumating sa punto na sisiklab ang digmaan. Itong batas na pinapasa natin, asahan natin, tututulan yan ng China. Sabihin nila, mali yan, hindi kami sangayon dyan. Tayo din naman, hindi sangayon sa batas nila, sa 9-dash nila eh. So, okay lang yon. Hindi yan rason na magsuntukan tayo o mag-away tayo ng physical. Follow-up questions, yes, po. Since hindi nga po papayag ang China sa Sea Lanes Act, ano pa po ang maaaring gawin po ng Pilipinas para po magkaroon po ng kapayapaan po sa West Philippine Sea? Hindi natin trabaho na papayagin sila. Hindi ko nakikita ang trabaho natin na kumbinsihin sila. Yun na talaga yung paniniwala niya eh. But what I'm saying is, then we agree to disagree. Huwag naman din tayo bumigay porkit ayaw nila. Huwag naman din tayo pumayag porkit lang mas malaki at mayaman sila. But there are other bilateral, di ba sabi mo? Hayaan natin na magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan sa bagay na yan, pero magkaunawaan tayo sa ibang bagay. I'll give you another example. Cultural and economic relations between China and the Philippines began in the 9th century. Dumating ang Kastila sa Pilipinas, di ba sabi sa kanta ni Yoyoy, 1521. 15th century na. Lamang ng anim na siglo ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China kumpara sa mga Espanyol. Nandito na si Lima Hong eh. Ganong kahaba yung relasyon natin na wala naman digmaan. So naniniwala ako, tuldok lamang ito sa relasyon, sa mahabang relasyon na ng Pilipinas at China sa nagdaan at sa hinaharap at malalampasan natin ito ng mapayapa. Ay po, thank you so much po.
Ma'am, good morning. Sir, SP, good morning po. No? Sir, matatapos na yung August. May naisip ba si Senator Alan regarding dun sa new Senate building? Any updates po? Actually, mamaya kami mag-uusap. May report na raw siyang ipepresenta. Siguro sa darating na linggo ay magbibisita kami dun sa Senate building para tingnan yung mga suggestion niyang dapat gawin doon. Ang layunin nito, ulitin ko, ay may saayos ng tama at mapababa yung original na budget na inallocate para dyan. Sir, last. Yes, sir. Na-terminate na po yung ano yung hearing dun sa resolution of both houses number 6, yung sa foreign ownership po ng ilang ano, economic chacha. And aalalayan niyo po ba si Senator Robin since na ang nag-conduct po ng mga initial hearings ay si Senator Angara? Aalalayan si Senator Robin. Action star yun, hindi naman niya kailangan alalayan. Mas matanda yata ako sa kanya, baka ako ang kailangan ng alalay. Yung mga chacha bills na dinidinig ni Senator Padilla ay iba dun sa mga RBH na dininig ni Senator Angara. At nasabi ko na ito noong opening ng Senado, we will be putting these RBH bills in the back burner. Hindi ito prioridad ng Senado sa mahaba at maraming dahilan na nabanggit ko na rin noon. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good morning po, SP Cheese. Agatha Gregorio po from BNC. So, yesterday nga po, VP Sara said na she forgoes defending the OVP budget through Q&A from congressmen. With this, can we ask, can Congress cite the VP in contempt? And for that matter, can anyone be cited in contempt in a budget hearing po? Ayokong diktahan o pangunahan ng Kamara. Alam nila kung ano yung pwede, dapat, at hindi pwede, at hindi nila dapat gawin. May susunod na pagdinig ayon sa kanila sa September 10. Tingnan natin kung ano mangyayari, pero umaasa ako na hindi ito hahantong doon dahil wala namang nareresolbahan ang bagay na yan, lalo na pagdating sa paglilinaw na hinihiling ng mga mambabatas kaugnay sa budget ng OVP. I hope cooler heads will prevail in the next hearing come September 10. Follow-up lang po, sir. If it was in the Senate po, could anyone be cited in contempt kung budget hearing nga po? Sa karanasan ko, wala pa. Sa mga inquiry in need of legislation, oo. Not budget. Pero sa budget, wala pa. If ever, yung mga kagalit, noon, nung congressman ako. Zero budget ako, lang. Zini-zero lang, uwi na 1 peso. Oo, 1 peso. Pero yung 1 peso, ano lang yun eh. Acts lang yun eh. For showmanship lang yun, dahil kahit lagyan mo yan ng 1 peso, may kapangyarihan ng Pangulo mag-realign sang-ayon sa saligang batas. May mga automatic appropriations din, di ba? So, ano lang yun, it's a principled position and a message being sent. Unless zero. Pag zero, hindi yan pwedeng realign na ng Pangulo. Hindi ko pa nakitang nagawa o ginawa yan sa anumang ahensya ng gobyerno, gaano man kagalit yung mga mambabatas sa house ito, yung mambabatas sa isang ahensya o head of agency. Thank you po. Good morning, SP. JB po from IBC. Ayan, so matagal na nga po natin na nananawagan for General Aviation Terminal, di ba po? Pero kung sasabihin natin totoo yung sinabi ni Sheila Guo na tumawid dagat siya, is there any measure na pwede natin gawin para mas strict pa? Mahirap dahil archipelago tayo. Porous borders. Ang lawak ng kailangan mong bantayan, yung mga dalampasigan na lamang ng Sorsogon, pwede siya magpunta ng Sorsogon at sumakay ng bangka o barko doon. So mahirap bantayan yun kung papadaanin natin dyan. Kung naalala ko, ang kwento din ni Senator Lacson noon, sa Basilan din yata, sa southern border din yata sa dumanon. So matagal na talagang problema yan. Pero sa ngayon, wala tayong pera, sa patiniwala ko, para bantayan yan. Ang meron yata tayong kinukuha o nakuha na ay radar para mamonitor yung buong kapuluan, meaning yung buong Pilipinas. Kung may mga pumapasok na barko, parang sa games ba? Oo. Pero yung malalaking barko lang ang namomonitor, hindi yung maliliit na barko.
wala tayong kakayahan at pondo at budget para gawin yan sa ngayon. So, malaki pa rin loophole, malaki pa rin gap yan kaugnay sa seguridad ng ating bansa. Okay, last question po. May update na po tayo tungkol po sa PUVMP kasi sabi niyo po makikipagpulong naman kayo sa DOTR, LTFRB. Hopefully, maset na namin yung meeting next week dahil hinihintay namin yung inputs mula dun sa mga tumututol dito, yung di umano, 16%, at mula dun sa 83%, di umano uli, na may mga reklamo din dun sa kanilang pinasukang consolidation at modernization plan. Inihintay namin makompleto po nila yun bago namin dalhin ito. Sino? DOTR? Sa DOTR yung nag-submit ng ganyan? Hindi, yung mga jeepney groups. Hmm. Bago kami dumulog at kausapin at patawag ang DOTR at ang LTFRB. Sabihin ko na to. Kung totoong 87% nang nag-consolidate at 16% lang ang ayaw, bakit doon nag-strike yung di umano 16% ang ayaw e naparalisa ang transportasyon sa malaking bahagi ng Metro Manila at sa iba't ibang syudad sa ating bansa? Pangalawa, bakit mo ipagbabawal ang pag-renew ng registration kung hindi pa naman handa na mapalitan lahat ng 200,000 jeep? How many? 200,000. Sa Petro Manila? Na ginagamit sa buong Pilipinas. Ah, all over. Ng isang modernong jeep. Paano na yung mananakay? Anong sasakyan niya? Hindi naman pwedeng sasabihin ng LTFRB, ay hindi, bawal ka na i-register, pero look the other way kami. Eh, di doon papasok ang tong. Di ba? O sige, hindi kita huli, pero uy, ano man dyan? Di ba? Mali, hindi ganyan magpatakbo ng gobyerno. Huwag mong bigyan ng puwang ang mga nagpapatupad ng batas na magkaroon sila ng discretion. Paniniwala ko pa rin. Discretion always equals corruption. Eliminate discretion, you eliminate corruption. Minimize discretion, you minimize corruption. So, isa yun sa mga bagay na talakayan namin sa LTFRB at sa DOTR. Eh, bakit nila nag-strike against the Senate when you said na you are not in favor of extending? Nung kinausap ko sila, ang sabi ko sa kanila ay ang ibig sabihin nito ay yung pabor, edi sige. Tapos doon sila naglabas ng hinaing sa kasalukuyang programa din ng gobyerno. When did you meet them? Noong nakaraang linggo. Both groups, ha? Yung nag-rally at yung sumuporta rin sa Senado. Isa pang ehemplo kaugnay ng PUV modernization. 71% pa lang ng LGU ang nagsasubmit ng route plan. Sa LTFRB? Sa 71%, 11% pa lang ang inaaprubahan. Alat? 11. Bakit daw? So sa kabuuan, wala pang 8% ang may route plan. Yung LTFRB, eh, ba't so paano tayo mag-consolidate? Eh, wala pa namang route plan. Kaya nga. Meaning from point A to point B, from point C to point D, from point E to point F. Tinanong kong pangalawa, finactor in ba ng LTFRB yung pamasahing pinapayagan at ina-approve nila dun sa mas mahal na modern jeep na kailangan hulugan nung mga inaprubahan yung rota? Ang sagot ay hindi. Kaya karamihan ng mga nag-modern jeep sa ngayon, magandang malaman din mula sa DOTR pagdating ng budget, ay lugi. Kasi hindi finactor in yung halaga ng jeep, modern jeep, yung buwan ng hulog, dun sa pamasaheng inaprubahan nila sa rotang yun. Pangalawang issue, nung binalitan at binago yung mga rota, abay pumasok na naman ang korupsyon. Binigay yung mga rota sa mga tao at kooperatiba na mga bata nila at yung mga dating nasa rotang yan na individual, eh hindi po pinayagan dun sa rotang antagal na nilang binabiyahihan. At pangatlo, isang disadvantage na lumalabas ng consolidation ay ito. May kwento. May isang jeepney, sa'yo naguhulog yung jeep niya, pero pumasok sa kooperatiba. Nung nagreklamo siya, tinanggal siya, iniwi niya yung jeep, so pa hindi naman ng carnapping. Kasi sang-ayon sa bagong patakaran, ang may-ari ng jeep ay yung kooperatiba. Bagaman ang nagbabayad ay yung chopper.
kailangan klaruhin ang mga bagay na ito. Hindi dapat minamadali. Hindi pa naman talaga klaro at maliwanag eh. Hindi kami tutol sa modernisasyon. Gawin lang ng tama at maayos. Huwag madaliin kung hindi pa handa. Huling halimbawa, ang pinangakong ayuda ng DOTR sa magmamodern jeep ay 280,000. I-multiply mo yan sa 200,000 jeep, ang kinakailangan nilang budget ay 57 billion. Ang na-allocate pa lamang ay 8 billion. Sa 8 billion itong nagdaang 4 na taon, kalahati pa lang ang nagagastos nila at nabibigyan. Tapos, gusto mo bawal nang i-register yung luma? Hindi pa handa. Ulitin ko, hindi kami tutol sa modernisasyon. Ayusin lang natin yung implementasyon. Then why are you in favor of not extending it? If not handa? Ang sabi namin, ipagpalibad. Kasi sang-ayon naman kami na dapat maging malinis, mas maayos, safe ang pasahero. Until when ipagpaliban? Yun ang kailangan namin pag-usapan ng DOTR at ng LTFRB. Pero hindi naman sila sumasang-ayon na ipagpaliban, hindi ba? Yeah, oo. Pag-uusapan namin yan. Magkikita-kita pa kami. Sa budget hearing. Not special hearing on that. PUB. Meron ding resolusyon final kaugnay niyan, si Senator Tulfo. So okay. Sa budget hearing o doon man sa hearing ni Senator Tulfo. In fact, doon ang pagkasunduan. Yung kahilingan temporary isuspindi. O, nag-grant ba? Hindi nga, di ba? Nagsalita na ang Pangulo na hindi siya sangayon. Yeah, oo. Ang sabi ko nga, ganun talaga demokrasya. Sa pagban ng pogo, sumang-ayon ng Pangulo sa Senado, sa pag-suspend ng modernization, hindi siya sumang-ayon. Demokrasya ang tawag doon. Anyways, may tanong pa? There are seasonal ang kailang work. And for this year alone, nakatagwa 1 month process na kayo. So where is that underspending coming from? Ang nakita ko, dahil hindi ko naman pinapakalaman yung budget ng Senado noon. Oh yeah, for the Senate noon eh. Ang nakita ko, humigit kumulang 25% ang sinusoli ng Senado sa budget, sa Treasury. Dahil hindi namin nagagastos. Okay. So, underspending man siya, Binabalik naman po eh. Okay. Ngayon, seasonal, hindi lamang dahil po may recess kami. Uh-oh. Seasonal din dahil nagpapagawa po kami ng bagong tahanan ng Senado. Yes. So pag natapos din to, bababa din naman ang budget ng Senado. At dahil nga, pinagpaliban ko muna, yung additional na amount na nalalakihan ako, yun din ang isang rason marahil kung bakit hindi pa namin lubusang nagagastos o nagagamit yung pera. Nice kasi sana namin gamitin ito ng tama at wasto. Pero how much ba ang annual budget ng Senate? Actually, hindi ko alam. Good question naman. I think mga 8 billion. Oh, tapos yung Senate building nyo, for the, how many years na under construction yan? Since 2016. Okay. How much na na-spend nyo for that building? Humigit ko mo lang 10 billion na. And you are asking, kailan matatapos yan? Di ba 2026 pa? Pinakamaaga po siguro sine die ng 2026. So, mga May, June of 2026. And you are asking for additional budget? We're not asking for additional budget yet. But continuing appropriation. What has been allocated will total 23 as of now. Uh-huh. Pero ang lumalabas, may bayarin kami na 4 billion pa o sa kabuuan 27 billion. Pero binavalid at binaverify pa namin yung mga bayarin na yon. Oo. Uh-huh. Kasi continuing appropriations yan, di ba? May kasha, multi-year. Uh-huh. Multi-year. And so, pero paano kayo nagkaroon ng nasasoli sa National Treasury if you have so many payables pa? Sa budget ng Senado, yun ang sinasabi ko, regular budget ng Senado, labas itong building na to. Okay. Hindi pa namin sinosoli yung 10 billion na pinapareview namin ngayon. Kasi 2 years naman ang validity niya. Yeah, so that is a seal of good housekeeping on your part, sending it back to the National Treasury. And sa, mapag-question kayo? Maraming salamat sa pagkakataon. Karangalan ko makapiling at makausap kayo sa umagang ito. At karangalan ko rin sagutin yung inyong mga katanungan.